mga kapatid, brother and sister. Ito na naman po si Sis Rita. And kumusta na po ang lahat? Nawa po ay kayo po ay nasa laging mabuting kalagayan at wala na pong ulan sa inyo. Yan. Dito po sa Cavite ay tumigil na po. Kaya purihin ang Diyos dahil napakabuti niya sa atin. Hindi niya tayo hayaang malubog sa baha. Amen. Praise God. Sa araw na ito, meron po tayong maliit na mensahe na ating babasahin. But bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa araw na ito, Lord. Sa umaga na ito, Lord. Hallelujah. Saan man kami naroon, Lord. Saan man naroon ang aking mga kapatiran, Panginoon. Nawa, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ano man ang kanilang dalayan sa buhay, Lord. Ikaw na po ang bahala nito, Lord. Tinataas namin, Lord, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Nawa, ingatan mo ito sa mga kalamidad, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin, Lord, ito ng may papuri na pinakamataas, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. So, mga kapatid, may babasahin lang po ako dito. At ito ay may pangako ng Diyos. Yan. Ito ay kalakip ng mga pangako ng Diyos. Dito natin mauunawaan kung kapag tayo umiibig ng Diyos, meron po siyang pinangako sa atin. Praise God. Dito mababasa natin. Meron po kayong mga Biblia. Dito sa Deuteronomio Chapter 7, verse 9. Amen. Praise God. Kaya't pagkakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Amen. Praise God. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Amen. Pinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Praise God. Ayan, mga kapatid. Kaya sinabi ng Diyos, kapag tayo sumunod sa Kanya, kapag tayo umibig sa Kanya, i-extend niya yung blessings hanggang ikasanlibong salinlahi. Ano kaya yun? Ilang thousand-thousand kaya yun, mga kapatid? Kaya, lagi nating panghahawakan ang salitang ito kapag tayo sumunod sa Diyos, kapag tayo'y umibig sa ating Panginoon, ay maraming kapalit. Ikasanlibong salinlahi, mga kapatid. Hindi ko alam kung ilang milyon ito, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Kapag siya ay mangako sa atin, ay talagang totoo, mga kapatid ko. Kaya, lagi nating tatandaan, kapag tayo umibig sa Diyos, umibig means, si Lord lang ang ating pakikinggan. Hindi po tayo makikinig sa mga kalaban. Yan. Yan ang kapalit noon. Umibig. Iba yung pag-ibig mo, di ba? Pag na-inlove ka sa iyong mahal sa buhay, iyong asawa, yan. May pangako. Iba ang Diyos pag umibig tayo sa Kanya. Sa tao, yung pag-ibig natin minsan, hindi nagkaroon ng kapalit. Yung isa lang umiibig, yung isa hindi. Pero kay Lord, sobra-sobra ang Kanyang ibabalik sa atin kapag tayo'y sumunod sa Kanya. Mga kapatid, matatalino po tayo, di ba? Being a human being, di ba? May choices tayo sa buhay. So, kung sa mundo na ating ginagalawan, di ba? Pinipili natin yung mas importante sa ating buhay. Yan. Ganun din. Ito, sa spiritual things, ano bang pipiliin mo? Yung worldly o yung godly? Di ba? Kasi yung godly, mga kapatid, is forever. Life after death. Mga kasama mo ang Diyos. Kaya, aanuhin mo yung dito sa mundo na karangyaan kung wala ka ng panahon sa ating Panginoon, di ba? Ang kapalit noon, di ba, sabi niya, ikasanlibong salinlahi kapag tayo sumunod sa Kanya. Hindi lang yung anak natin pagpalain, yung apo natin pagpalain, kundi pati na yung new generation. No? Kaya, sana mga kapatid, maisip natin ito at magmanifest sa ating mga buhay.
na kapag tayo sumunod sa Panginoon, iwanan na natin ang ating mga dating gawi, iwanan natin ang dating mga basura, tanggalin na natin ang mga basura sa ating mga puso, at tayo manahan sa presensya ng Diyos, ay talagang pagpapalain niya tayo dito sa lupa man o sa langit. Dahil yun po ang pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana bigyan tayo ng wisdom ng ating Diyos na buhay upang patuloy po tayong mananahan sa kanyang presensya. Na lagi natin siyang iisipin araw-araw, minuminuto, at hindi ang mga bagay na pansanlibutan lamang. Diba? Minsan naiisip natin, mas marami pa yung naiisip natin na pangsanlibutan kaysa ating Diyos. Pagising natin sa umaga, ano ba nating unang ginagawa? Hawak ng cellphone. Diba? Pwede tayong humawak ng cellphone, pero unahin natin ang Diyos. Yung mga cellphone natin, may mga apps yan. Basahin natin. Magbasa tayo ng mga verse, mga, diba, marami dyan. Nakaka-encourage sa kapwa natin. Hindi lang pansarili yan. Kumbaga, isi-share natin sa ibang tao. Hindi po yan pansarili. Dahil, hindi maganda na itatago natin yung ating nalalaman tungkol sa ating Diyos kung pwede naman tayo mag-share. Diba? Minsan, ganun tayo, diba? Halimbawa, ayoko magsimba ngayon. May mga ganyang story. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Naiinip ako. Naiinip. Ba, nakikita ka ng Diyos na nanaiinip ka. Kahit ako yung sa ano, yung di ba sa human being, kung tayo man, naiinip ka, parang sumasama ang loob mo. Wala ka namang ginagawa eh, bakit ayaw mo magsimba? Bakit ayaw mo manalangin? Wala ka namang ginagawa. Di ba ganun? Ganun po tayo. Kaya ganun din ang Diyos. Mas mahal tayo ng Diyos. Mas malawak ang kanyang pangunawa kaysa tao. Kaya mga kapatid, anuman ang kanyang iyong mga ginagawa, anuman ang kanyang mga kamalian, hindi pa huli ang lahat para lumapit sa ating Diyos na buhay. To God be the glory. Yan lang po mga kapatid. God bless you, at bago tayo magtapos tayo manalangin. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito Lord, na kami pinayayaan mo Lord ng lahat ng pagpapala sa aming buhay. Hindi lang physical Panginoon, kundi spiritual Lord. Nawa ito Panginoon ay magamit namin Lord sa lahat-lahat Panginoon nangangailangan Lord. Hallelujah Jesus. Hipuin mo ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magbalik loob sila sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at hindi sa amin, Panginoon. Yes, so God, salamat, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang sila po ay makalakad ayon sa iyong kalooban, Lord. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom, Lord, na ikaw ang unahin, Lord, at hindi ilalagay sa huli, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Ano man ang aming mga panalangin, Lord, batid mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Kung kami may hindi magaling manalangin, Lord, batid mo yan, Panginoon. Ngunit ang aming mga binibigkas na salita, Lord, ay galing sa iyo, galing sa puso namin, na ikaw lamang, Lord, ang nakakita nito. Maraming salamat, Panginoon, na pinabalik ko sa iyo, Lord, na may papuri ang lahat nito, Lord. In Jesus' name, amen and amen. God bless, mga kapatid.